Zab, mga bro. Maghanap tayo ngayon ng gold bolts. Or ng ano, white gold pala tawag doon. White bolts. Na yayamanin or hang na brand. Alagay natin dito. Kasi ito, at ang oren. Kasi ito sa bar end. Yan, palitan natin lahat yan. Siguro pati itong sa brake fluid. Palitan din natin ng white na yayamanin bolts. Mahanap tayo ngayon, samahan nyo ako. Marami makita tayo, mayroong maghanap nandito eh. Puro gold bolts kasi nakikita ko. Meron kayong white gold na size nito, pang side mirror. White gold. Pang side mirror? Oo. Yung mahaba. Yun, sakto. Merong mas maiksi dito ng konti. Kano to, te? Magkano to? Kano tong ganito? Anong brand pala nito? Heng, okay. Magkano naman tong ganito to? 60. Alright. Ayan, nabili na tayo ng bolts. Hindi ko sigurado kung napamahal ako, napamura. Sa inyo ba, magkano ba yung presyo ng mga ganyang bolts? Sa Shopee, meron naman eh. Kaso, eh, hindi ko sigurado kasi yung sukat nung ano, sa side mirror. Maganda kasi yung makikita mo ng personal eh, yung sukat. Para hindi ka na maglalagari pag hindi sukat yung haba. Madan tayo kay Mike. Kamusta? Marami ka ng views. Nakapanood mo ba yung mga video? Meron akong tropa na magpapagawa sa iyo ng ano, upuan. Pumupunta na ba dito? Taga Angeles? Hindi ko lang alam. Marami kasi nagpapagawa. Nadami. Ayos. Ay, diretso na rin ako pa uwi. Oh. Sige. Sige, pre. Bro. Busy. Sige. Ayan, si Mike. Siya yung gumawa nung ano. Camel box seat nito. Kaya pag napadaan ako dito, dinadaan ako siya. Bait yun si Mike. Yan, taga dito kayo, pwede kayo magpagawa doon, customized na camel back seat. Hindi ako nagpagawa sa kanya eh. Diretso na tayo pa uwi nito. Tapos bakit ako sa inyo, kabit natin yung mga ano, nabili natin na bolts. Nabili natin na bolts white na Heng ang brand. Legit naman yan na ano, Heng na flower type. Yung mga fake kasi walang ano sa loob. Yan na, yung flower na ganun. Yan yung fake. Ito legit. Sizes naman niya ito 14 itong side mirror. 14. Tapos yung dalawa 8. Hindi ko alam, iba kasi yung sizing ng ano eh. So online na nakikita ko. Merong 10x45, 8x60, ganun. Siguro yun yung lapad tsaka haba ng thread, ng bolt. Comment nyo nandyan kung alam nyo yung ano, mga expert dyan sa mga Heng na bolt, mga yamanin. Wala akong idea pa eh dito, mga sizing nito. Tapos setting gagamitin natin, 14 tsaka itong 8. Tapos syempre, pag-iigpitan natin, lagyan natin ng tape para hindi ma-damage. Sayang naman eh, ganda yan eh. Tapos lagyan din natin ng thread locker ito. Bili ko ito sa Concord SM150. Kapitan natin. Simulan natin to.
niya kasi nagyan pa rin yan eh. Ipapalit natin, mahaba siya. Mas mahaba siya. Para mas okay. Ganyan natin na ng thread locker. Lagyan mo natin ng tape. Ocho. Ah, parang di siya madadamage. Naman to. Ito naman sunod natin. At 8 naman yan. ATMM. Tanggalin natin to. Ito, mas maiksi ng konti. Wala na ako nakita eh. Ito lang yung pinakamalapit sa size. Kasi pag mas mahaba, hindi na siya susuot. Yung thread kasi nito, parang hanggang dito lang. Hanggang dyan. Baka hindi na pumasok. Kaysa maglagari tayo, okay lang yung kapos. Galingan na rin yung kabila para mas may access tayo dito. Pasin mo natin to. Ito. Yan. Washer. Lock washer. Ah, ganyan siya. But naman. Higyan mo natin ang thread locker. Just hand tight muna. May natin ihigpitan to. So, isaset pa natin yung angulo niya. Ng crossbar. Ito, 14. Sakto naman, nahigpitan. Okay, nabit ko na rin muna yung dalawang hang bolts dito. Para ma-align natin. Natin dito. Hirap kasing i-align pag hindi pa nakakabit yung kabila. Para isang alignment lang. Ang dalawang bolt dito. Kaya mas okay din to eh. Pwedeng open or close wrench. Ano? Madali mo siyang mahigpitan. Ano yan? Hindi mo kailangan sobrang higpit yan. Hindi na bubunot yan. May thread locker kaya kapit na kapit. Abit ka na lang to dun sa kabila. Ayan, nakabit ka na lahat. Ito at yung dalawa kabila din. Ayos na. Ito pala, nabalit na ako na rin ng ano, stainless.
Ito yung dati niya. Mas malaki nga lang yung head nito. Ito yung dati niya, hindi stainless, kinakalawang, oh. Pinalitan ko. Tapos medyo mahaba to. Nilagari ko lang yan. Para hindi siya sobra. Palitan ko siguro din yan ng ano, ganito. Hanap na lang ako. Tapos ito rin. Hanap ako. Palitan ko rin yan. Malabagay. Update ko na lang ulit kayo. Nasira tayo yung stoplight. At taga ko. Wala yung arrow, oh, na red. Ah, dahil maaga pa. Pakita ko muna sa inyo itong mga bolts na nilagay ko. Ayan, nalagyan ko na rin ito. Ito, meron din yan dito. Sa likod. Pakita ko sa inyo. Ito, brake fluid. White bolts, silver bolts. Ibang tawag dyan. Hindi ko sigurado eh kung white o silver. Iba sabi, white gold bolts. White na gold. Ayan. So, punta tayo dito sa ano, sa Petron. Maganda dun mag vlog eh. Pakita ko sa inyo. Sinagay ko dito ano, para makita nyo. Ayun, nag green na yung ano. Kaliwa. Ayan, dual cam din ako. Tapos yung sa phone holder, lagay ko rin. Para makita nyo. Chill lang tayo dito. Diretso pa. Dito madalas pumupunta si ano eh. Kay Reed. Dito siya napunta. Ano, ang ganda nga naman dito eh. Patahimik na lugar. Pagas na rin tayo, nakakahiya naman. Kaya i-vlog tayo dito eh. Ganda oh. Tahimik. Yes. It's yes. Si ano, lagi napunta rito, no? Si Reed. Oo, sir. Saan niya ako nakita dito eh. Ito siya nagbablog eh. Ganda pala dito. Pwede ba doon? Bawal doon. Ay, dito na lang ako. Dito na lang ako sa parking. Ano? Ito na mga motor oh. Ito yung mga nilagay ko na bolts na bago. Ito. Yan. Kita nyo, kinikil ko yung gilid nyan kasi hindi siya papasok eh. Sado malapad. Ganito yan dati. Binawasan ko yung gilid para mapasok ko siya dito. Yan, okay naman yung kinalabasan. Napasok ko naman. Tapos yung brake fluid cap. Yan, dalawa. Ganda rin oh. Bagay siya. Tapos ito, pinalitan ko din. Ayan. Yung likod naman. Yung likod. Lagyan ko ng nut doon. Para mas okay yung ano niya. Higpit niya. Siyempre, may tread locker lahat yan. Pleto yan. Ito, ito. Ito. Tapos ito, ito. Yan, lahat yan, nilagyan ko na. Anong pleto ko na? Para isang bilyan na lang. Lalo lang i-upgrade. Okay na yan. Ito naman kasi, kinakalawang kasi, kaya pinalitan ko eh. Ito pala yung ano ko, phone holder ko. DIY. Yung clamp to ng ano, GoPro ko. Tapos nilagay ko yung sa Moto Wolf. Nakatornilyo yan. Pag ganun. Pinix ko na siya ng epoxy. Yan, dyan ako nalagay ng phone. Pwede mo siyang tanggalin.
hindi mo ginagamit, pwede mong alisin. Ayan, clamp type siya. Tornilyo. Tagusan. Dati dito kayo nilalagay eh. Ayan. Parang mas okay dito. O ganun. So, baba. Mabait ako ulit. Ito. Mahaba to. 140. Itong maiksi, 60. Ayan. So, ito. Na maiksi din, 60. So, ito, 60 din. Ito, 150. Itong malaki. Ang side mirror. Iba-ibang haba naman yan. Depende sa inyo. Kung pang side mirror lang, okay lang yung mahaba. Ito kasi sa adapter ko ito nilagay eh. Kaya kailangan specific yung haba niya. Kailangan hindi so sobra. Hindi rin kakapusin. Ayan. Tapos brake fluid cap, 60 din. Na bolt. Ayan. Ayan yung mga nilagay ko. Kompleto ko na. Ayos na. Pwede na ako mag-grocery nito. SM. Last gis na rin yata. Siguro paltang ko rin, no? Tsaka ito. Bahala na. Tingnan natin. Pero mga 60 lang din yan. Ah, manipis lang eh. Yung mga mahaba talaga yung mahal eh. Gaya nito. Antong kakaba ito eh. Kaya malalaki, big head. Mahal din yan. Ang maliliit, 60 pesos. Siguro, may makakakita kayo ng mura. Depende na lang sa seller. Sibat na tayo. Grocery na ako. Ganda pala dito. Ano? Tayo dito. Oh. Ayan, padiretso na ako ng SM nito. Grocery na ako. Ayan yung mga pinumpleto ko na. Yung mga silver or white bolts. Ganda naman siya tingnan. Mas okay niya. Hindi niya kakalawangin. Stainless steel yan eh. Kompleto na tong project natin dito sa harap. Yung iba, anong lalagyan ko? Hindi ko alam. Mahal kasi eh. Kadong mabigat sa bulsa. Okay na yan, for now. Tapos yung ganyan yung vlog dito. Alright, mga bro. Ride safe.